Becky. So, dito tayo ulit sa channel ko na Mad Max Moto Parlor by Becky Works, Edel Llamas. Search nyo sa YouTube yan. Type nyo lang yung pangalan kong Edel Llamas. Makikita nyo na agad. Dito yung YouTube channel ko. So, ito rin naman tayo. Another day, another blessings po. Galing kay Lord sa taas. So, good day mga ka-Beckys. So, ito tayo ulit sa Mad Max Moto Parlor. So, ang project natin ngayon is Lancer Itlog, EL variant siya. So, ang gagawin ko ngayon sa kanya, kasi nagda-drop ng voltage nito, yung alternator niya, parang umiilaw daw, pero pag ginagas, nawawala. So, medyo kulang yun sa grounding, maaaring ganun. Sinek ko na yung alternator niya, kulos connection. Meron ako nakita na hindi naman naka-splice ng maayos, pero parang hugot ng konti. Check ko yun. Tapos, ang isa pang issue nito, nagkabi sila ng condenser fan extra para sa cooling system ng aircon niya. Kaso every time na ginagamit niya yun, bumibigat lalo yung load nung makina niya. Pressure niya nahihirapan. As per sabi niya, tinignan na ng ibang gumagawa, kaya daw ganun, dahil mahina na rin yung compressor niya o yung ikot. Hindi mo ko kung ano yung sinasabi nila. Pero tinanong ko siya, personally, tinap lang nila yung auxiliary fan na bago sa compressor fan. So mali yun, dahil walang relay. Tinanong ko siya kung may relay, sabi niya wala. So dapat mga ka-Beckys, may sariling relay po yung kasi masyadong mataas. Gamitan niyo po ng SPDT relay na 80 amp din. At may sariling fuse. Para hindi nabibigatan. So ito, ito yung buo ng relay ko mga ka-Beckys. Ceramic socket o rig. May fuse din yan. Tapos pansinin niyo, may diode sa lagitna. Ayan o. Oh. Yan, may diode siya mga ka-Beckys. Ba't may diode? Para mas tumagal po ang buhay nito at hindi umiinit. So alam naman natin kasi yung mga auxiliary fan, pwede hong baligtaran yan. So kung nag-adjust nyo po yung pinupunto ko, alam nyo na po yun. Ganun po talaga yun. Hindi pwedeng itap lang. Pwedeng itap lang. Pero sabi nyo, ang bibigat nga. Kaya ibig sabihin, kaya nga po nauso yung relay. Para mag-relay yung current, pumasok doon, palakasin niya. At hindi mabigatan kung ano man yung pinag-connectahan mo. So itong gagawin ko sa kanya ngayon, ipapower up po yung linya niya buo. Dagdag ako ng grounding at itatry kong gawin yung version ko kung na-power up light sa kanya kung uubra. Kasi dapat kasi malinis ang wiring nung pag ginagawa ang version 2. At kasi ito, nakaset yung sound system nito. So, titignan natin kung malinis natin lahat. So, stay tuned mga ka-Beckys. So, mga ka-Beckys, halos kakatapos lang natin i-power up itong Lancer EL ni Sir. So, ang ginawa ko sa kanya mga ka-Beckys is double power up. So, makikita nyo naman. So, naka-aircon na tayo. Park light, naka-headlights. So, yung aircon niya naka-autom, nag-automatic. Nakapatay. At naka-sound setup to, amplifier. Sige, pakabugin mo nga po. Lakasan mo konti po. So, ayan mga Beckys. Yung instrument cluster gauge niya. Hindi kumukurap. Yung console niya, yung dome light. Stable na rin yung power niya. Ayan, tingnan nyo maigi mga ka-Beckys. Oh. So, maayos na lahat. Hindi gaya nung kanina bago namin i-power up. Diyan, tumino na siya lahat. So, mga ka-Beckys, double power up lines po yung ginawa ko. Yung sa bilag ko, version naman po yun. Ito ko, double power up lines na siya. So, ganyan na siya. Mubra siya. Mas malakas yung power niya. Mas stable yung current na pumapasok sa mga linya niya. Kumbaga, naghiwa-hiwalay na yung load ng kuryente niya galing sa battery. Nagkaroon siya ng kanya-kanyang separated relays. So nakabukas mga ka-Beckys, sound system niya, headlights on, at pinasagat natin yung sound system, pinakabog natin. So normally kukurap dapat headlight. So wala siyang kurap kahit konti mga ka-Beckys. Ultimo yung double contact niya, ang ginamit niya is stock bulb. So normally dapat malakas kumain ng kuryente yan. So naka-aircon tayo, busina, tinry natin. Hindi siya kumukurap mga ka-Beckys. Dito lang may kita nyo na kung kukurap yan eh. Ayan mga ka-Beckys, OLED yan. So, naka-on yung sound system niya, naka-payo siya. Pero hindi kumukurap. Tingnan natin yun sa loob, mga ka-Beckys. Yung dome light niya.
kung kukurap man niya, konting-konti, hindi gaya nung nakaraan, napakalakas ng kurap. Pero yan, halos stable na lahat, mga kabekis. So, sa labas tayo ulit. So, ito yung version ko ng double power up. Yung unang nilabas ko sa vlog ko, mga kabekis, power up lang yon. First version ko lang yon. Ito yung second version ko. Double power up. So, mapagpatunay naman dyan yung may-ari. Ano pa ba? Nagbago ba? Stable? Nag-stable yung power natin. So, lalagyan pa namin ng eyeline to. Tapusin ko na. So, ito na yung kabuuan, mga kabekis. Ayan, sa loob. Ganyan ang ilaw niya lahat. Kompleto. Walang kurap, malinis. Stable, kahit may sound siya na bumabayo. Hindi mo makikita na pumupundat-pundat yung mga ilaw natin, mga kabekis. High and low, kahit naka-headlight niya yan, high and low. Pero yung headlight niya, mga kabekis, LED na rin yan. Pati hazard, naka-on na, mga kabekis. Lahat. Aircon, sound system, amplifier, naka-signal lights. Yeah, may engine glow na rin siya, kompleto na. Okay na yan, sir. So yan yung final setup natin, mga kabekis. Lights on. Double power up lights. Anti-crap. Saka yan. Engine glow. Eyeline. Saka double contact sa mga signal. So abangan nyo rin, mga kabekis. Maglalabas tayo ng tutorial. Paano ko ba kinonvert sa dual color na LED mga signal light na sa harap. Pati sa likod, mga kabekis, next project, i-convert rin namin. So, thank you mga kabekis sa panonood. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Sa hit niyo yung notification bell para mag-updated kayo palagi. Maraming salamat.